Heto na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Narito na naman po ang mga ilang paalala patungkol sa mga memo mula sa inyong Mommy Bessie Rios. At ang ating tuon for this month of November, Good Parenting. Ano nga po ba ang mga bagay na ating pwedeng tandaan? At mga paalala patungkol sa tayo nga ba ay good parent? Memo number 1, umiwas po tayo sa pagbibigay ng comparison, yung pag-ihambing natin ng ating mga anak sa kung kani-kanino, o di kaya naman yung pagkakaroon ng kompetensya o dapat talunin mo siya, ganyan. Mas mahalaga po kung itutuon natin na ang kanilang mga achievement, ang kanilang mga efforts ay makabuluhan. At ganun din naman, may fulfillment o yung pagsasakatuparang lubos ng kanila pong mga kakayahan. Meaning and fulfillment. Memo number 2, iwasan din po natin ang paulit-ulit na pagsasabi sa ating mga anak na mga bagay-bagay na dapat niyang gawin. Eh, Mommy Bessie, kasi hindi naman tumutupad, hindi naman nagagawa, kaya ulit ako ng ulit. Well, baguhin po siguro natin ang ating pamamaraan ng pakikipag-usap. Baka kaya naman ulit ng ulit, eh, mukhang iba yung intindi. O di kaya naman ulit ng ulit kasi wala naman nangyayaring accountability if hindi ginagawa ito ng bata. Isang nanay ang nagkukwento sa akin nung isang parenting seminar at ang sabi niya, yun daw anak niya, nagtatakip ng tenga para hindi siya marinig yata sa kanyang pagsasalita. Eh kasi naman, paulit-ulit daw siya. Oo, alam mo pala yan, Mommy. Memo number 3. Iwasan po natin ang masyadong control. Avoid too much control. Mas maganda po kung maiintindihan natin ang damdamin ng ating mga anak at titingnan ang mga bagay-bagay mula sa kanyang paningin. Hindi yung, o gawin mo to, o saka ito pa, o hindi pwede yan, o dapat ito, ganito ka kumilos. Parang, teka, hindi robot ang ating mga anak. At lalong hindi sila bata na susunod agad. Meron niyang mga sariling kaisipan, meron silang damdamin, at meron nga kaibahan ang pananaw ng nakatatanda at ng bata. Memo number 4, tingnan din po natin kung paano natin itinuturo ang pagkakaroon ng hirap, paano tinatanggap ang mga difficult situation ng buhay. Halimbawa, sa pag-aaral, huwag nating hayaan na basta laging reklamo ng reklamo, no? Kasi yung reklamo ay hindi po magandang maging bahagi ng ating buhay kahit naman sa ating adult, no? Hindi po ito nagbibigay sa atin ng mabuting buhay dahil ang pagre-reklamo, marami pong maiaanak pa na negative sa ating buhay. So, turuan po natin sila to view hardship positively. At syempre, as good parents, aba, tayo rin ba ay good couple? Kasi kailangan din po, being good parents, we show our children that we are good couple. And we build a strong relationship as a couple. Kaya maganda po kung makikita ng mga bata na nanay at tatay time. O hindi muna kayo kasali. Kasi the parents must build their relationship as husband and mga ilang paalala po mula sa inyong Mommy Bessie Rios sa Memo ni Mommy. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.